Hello guys, welcome ulit sa channel natin. May i-re-repair na naman tayo ditong LED TV na ang brand ay ayan, Megasonic na ilang inches pa to. Ito guys, yan 22 inches. Yan yung model nya guys, Megasonic model M97-LED22. Yan, 22 inches na LED TV. Ang problema na ito guys, saksak na rin. So, ayun na guys, naka-on na yung indicator niya. Essential na kayo sa ingay guys. Power on natin. Yan, nag-green na siya. So, ayun ang problema niya guys, white screen. Ito guys, yung kanyang sira. Pwedeng panel na. Or, pwedeng may sira lang na parts. Ang supply kasi nito pwedeng 5 volts saka 12 volts. So pwedeng walang supply na pumunta sa panel galing mainboard. 'Yan ang common na problema. Eto guys, bagong bili lang 'to ng may-ari. Ano pa 'to, under warranty pa 'to. Tinatamad lang kasing ibalik nung may-ari dun sa pinagbilahan niya sa mall. Kasi tinatamad na siya. Eh sabi ko naman sa kanya na mas maganda gamitin yung warranty. Para kung sakaling mapalitan ng unit or wala na silang babayaran. Eh gusto ng may-ari, gawin ko na lang. Kung magagawa natin, sana magawa. Try pa rin natin yung best natin. So bubuksan natin 'to, guys, para ma-check natin. Ito guys, oh, ayun, may warranty seal pa siya. Ayun oh. Bagong-bago pa, sariwang-sariwa. So, buksan ko muna guys para ma-check natin. So, ayan guys, natanggal na natin yung frame ng nung TV at nabuksan na natin siya. So, ito na yung LCD panel niya mismo. So, screwless naman. So, ano ba tatanggalin? Baka may clip. Ayun, ito pala. Pag ganito guys, dahan-dahan lang yung pagtanggal natin. Matanggal. Ayun. Ito. Guys, so, pansin nyo, no? Ayun, no? UP yung kanto niya. Tapos may, ayun, may wire. Nakalitaw. Ayun. Baka siguro ground yan. So, ito na yung lab niya guys, yan. Ito yung power supply. Ito yung mainboard. Yan. Tsaka ito yung backlight driver niya. Yan. Ito guys. Ito, backlight driver niya to. Yan. So, magche-check tayo ng voltage. Tatanggalin muna natin to. Muna. Yan, para mapag-check tayo ng maayos. Maganda, tanggalin na lang natin to sa sa itong mainboard dito sa kaha niya. Para mapag-check tayo ng maayos. Pasko muna guys. Ayan guys, pag voltage check muna tayo. So, binaklas ko muna guys. Kasi ang hirap. Hinanap ako ng magandang forma yung board. Yan. Naganap ako ng patungan. Kasi itong pangit sa gantong China. Talagang kailangan mong baklasin yung mainboard dun sa may lalagay niya. Para mapag-check ka na maayos. Tapos tinanggal ko na yung takip ng yung cover ng tikon board. Yan. Para madire-diretso tayo mag-check. So, kuha tayo muna ng tester. Ito. Kita ba guys? Pasensya na kayo guys kasi hindi nabuo yung yung digital tester ko. Lumang-luma na kasi ito. 8 years na ito eh. Mahigit. Yan. Kay dadang kasi ito na anak ko. Yan. Meron naman ako analog. Pero, sana may mag-sponsor sa atin ha.
ng bagong tester. So, ito guys, mura ako lang naman to nabili, pero matibay para sa akin kasi umabot ng ganung katagal. Sana all may mag-sponsor. So, proceed tayo guys. So, check muna natin, ground muna tayo. Black probe natin sa ground. Yan. Tapos, saksak muna natin yung unit. So, ayan guys, nakita nyo nag-on na yung indicator. Yan. So, naki-standby yan. Check natin yung supply ng Tecon board. Kung 5 volts or 12 volts. Check natin. Ayan guys, kita nyo naman sa tester. Yan. 5 volts siya. Tapos, dito sa LVDS ng main board. Yan. Tapos ipapower on natin guys. Yan, nakatutok na. Medyo mahirap lang itutok. Yan. Check natin. Yan, nag-green na. So, yan, umilaw na yung backlight. Meron siyang 5 volts. Tapos, pagdating sa top board, check natin kung may 5 volts dito. Ito, may test point naman. So, yan guys, wala. Ito guys, yan. Ayan guys, oh. Wala. Pero dito, ayan guys, may 5 volts. Ayan, tapos nakaon naman yung backlight. Ayan. Pero pagdating dito sa panel, wala siyang voltahe. Tsaka, dito tayo tumutok sa L. Kasi meron naman dito, may pumasok doon, pero walang nagpunta. Oh, tignan natin itong red wire. Ito yung positive eh. Ay, napansin nyo guys, namatay yung backlight. Ayun o, nag-standby ulit siya. So, kung napapansin nyo guys, dito sa LVDS connections niya. Ayan o. Nakaangat siya. Ayan o. Pansin nyo guys, ayan o. Nakaangat siya. Tapos nakadikit siya ng glue. Ayun o. Lahat siya nakadikit ng glue. Yung nagtest tayo ng, ito kasi yung 5 volts niya. Set siya na guys kung malabo camera ko ah. Asensya na rin sa ingay ng manok ng kapitbahay namin. Ito guys yung 5 volts ay nakalagay 5 volts. So, pagdating dito, wala tayong voltahe. Pero pagdating sa red wire, galing dito, mayroon. LVDS, yan. Meron siya. Pagdating dito, wala. Nung nag-test tayo ng tinutok natin, test probe natin dito sa LVDS na nito, biglang namatay yung backlight at nag-standby siya ulit. Yan. So, check natin guys, tatanggalin ko muna tong ano na to. Yung glue nito. Pwede kasing pag ganyang naka, ano yan, nakaangat at nakadikit, pwedeng nagdikit yung positive dun sa ground. Or tingnan natin kung bakit namatay, nag-standby na tinutok natin yung ano, yung test probe natin. Ingat lang dito guys kasi puro gulo talaga siya sa ilalim. Dapat dito ano lang, tape lang dapat. Eh wala tayong magawa kasi ito yung inana ng manufacturer nito. So ingat lang talaga guys. Gawa na lang natin ang paraan para matanggal natin ng maayos. Kasi baka maputulan tayo ng ano, ng linya, yan signal, dagdag trabaho pa. So ingat na lang. Ayan. Ayan guys, oh, kita nyo. So, check natin yung continuity nito. Kung buo. Inisan muna natin. Dapat ito tape na lang eh. Kahit mga duct tape.
Buti na pwede na sana to. Ginamit glue. Pero natin magawa din. So, check natin yung continuity. Meron din yung magkisyan tester ko eh. Ayan. Sorry. Ayan. Magbabasar kung buo yung connections niya. So, ayan guys, buo naman. Tapos, magcha-check tayo kung may shorty dito sa top board. Sensya na sa labo ng camera ko guys, ha. Yung fuse niya, check natin. Buo naman yung fuse niya. Buo naman. I-review naman yung sa buzzer ng tester. Yan, buo yung fuse niya. So, nung nagtutok tayo dito na supply, biglang nag-standby. Try natin linisan to guys. Tapos, isuksok natin ulit. So, try natin ulit guys. Linisan lang natin to ng pambora. Ito, try mo. Legit lang flavor. Check natin. Ayan, pambura lang guys. Pambura lang ang malakas. Okay, tapos ikabit ulit natin. Yan guys, nakakabit na siya ng maayos. Yan. Kasi kanina nakaangat siya. Ayun, yan. Masalpak na natin siya ng maayos. Kasi kanina may awang, nakaganyan siya ng konti. Yan, aganyan siya. So, gagawin natin, sasagadan natin. Para maganda yung conduction ng kuryente tsaka ng signals. Yan. Tapos, power on natin ulit. Kung gagana na. Check ulit tayo ng boltahe. Ayan, tester. Tapos saksak ulit natin. So yun guys, naka-standby na ulit. Power on natin. Tutok muna tayo dito sa may mainboard. Ayun, may 5 volts na standby. Power on natin. Ayan, nag-green na siya guys. Nag-on ulit yung backlight. Tapos check tayo. Ayun guys, may 5 volts. Ayan. Tapos check natin dito sa panel kung meron ng supply. Ayun guys, may 5 volts na. Ayan. So, check natin guys yung ilalim kung ano yung naging resulta. So, ayan guys. Ay, wala. Sorry. Standby ulit. Sorry guys, sorry. Standby ulit. So, ayan guys. Yan, nag-on ulit yung backlight. Check natin ulit yung ilalim. So yun guys, nag-okay na siya. Wow! Yun, oh. Adali natin guys. Yan. Dahil lang sa loose connection. Dahil pambura lang ang malakas. Yan, tsaka guys, kasi nakahang kasi kita niya naman yung video kanina. Yung pinokus natin, kahit malabi yung camera ko, nakaangat yung LVDS niya. Ito guys, yan. Nakaangat to. Hindi maganda yung pagkakasalpak sa kanya. Kaya ginawa natin, tinanggal natin siya sa dikit, dilinisan natin at sinalpak natin siya ng maayos. Para yung conduction at yung signal, yung supply, maganda yung pasok dito sa panel, sa ating itong panel board or Tekon board ng LCD display. So, yun lang guys. Tapos, okay naman siya. Nagood na. Yung backlight, tinanggal ko na rin. Tapos yung connections ng speaker. Tinanggal ko muna. Yan. Okay.
Putol pa nga yung isa. Madali na lang yan. Speaker lang naman yan. Madali na nilugtong yan. So, yun guys, ang gagawin natin. Ipopause ko muna guys. Lalagyan natin. Bubuhayin ko muna yung unit. Tapos, testing natin na may, ano siya, picture. So, pause ko muna guys. Ayun guys, testingin na natin yung TV. Tapos, ito yung remote niya. Power on natin. Ayan. Boom. Ayan guys, okay na siya guys. Ayan. Baan lang natin volume. So, ayan guys, okay na siya. Buti na, tsambahan natin guys. Ganun lang kadali guys, ano, mag-repair ng widescreen. Pero, minsan talaga guys, minsan puputok yung fuse. Mismong panel na yung sira or mid sira dun sa tikon board sa supply. So yun guys, ito nag-loose contact lang naman. Nilinisin natin ang pambura kaya nadali natin, natsambahan natin guys. So sana may natutunan kayo sa ginawa natin ngayong araw guys. So maraming salamat guys. Thank you.